meron akong kutob na nakikipag-ugnayan na si Pepay sa nanay niya. At baka hindi mo lang alam na nakakapunta na pala si Amanda sa bahay ninyo. Kung naging katulad mo lang sana ang nobyo ni Princess, makakampante ako. Sabi sa akin ni Mang Dado, alis ka na raw. Nagbago po yung isip ko. Kailangan ko pong bantayan yung mga bulaklak sa Harbin. Hindi ko sila pwedeng pabayaan sa mga pesting na nanakit sa kanila. Salamat, kasi nagbalik na yung kaibigan ko. Ako pinag-uusapan yun, no? Sabihin mo sa akin, ha? Dahil kung hindi... Kung hindi ano, sasaktan mo rin ba ako kagaya ng ginagawa mo sa anak ko? Aalis na kami ngayon, Beth! Dapat mailayo na si Princess bago siya ikasal. Itakas natin siya. Tutulungan ko po kayo. Ituturo ko si Amanda kung nasan siya at ikaw na mismo ang magpakulong at magpadampot sa kanya. So inaamin mo na talaga ngayon na itinago mo si Amanda sa akin? Tita Noreen, ginawa ko lang yun dahil kay Pepay. Dahil akala ko kapag tinago ko si Amanda, hindi ako iiwan ni Pepay. Pero lalo na ngayon. Habang tumatagal, lalong ginugulo ni Amanda yung buhay namin. Gusto niyang ilayo sa akin si Pepay. Hindi ako papayag na mangyari yun. Naiintindihan kita, Jeffrey. Dahil binulag ka ng pagmamahal mo kay Pepay. But now, you are doing the right thing. Tita Noreen, ikaw nang bahala doon kay Amanda. Kung gusto mong ipakulong, kung gusto mong saktan, wala na akong pakialam. Pero mangako ka sa akin na hindi ito malalaman ni Pepay. Napalalabasin lang natin na lahat to, pakanamol. Of course. At wala akong pakialam kay Pepay. Ang kailangan kong mahuli ay si Amanda. Now, tell me kung nasan siya. Nasa bahay namin siya. Bukas tatawagan ko kayo. Ilalayo ko muna si Pepay, tsaka niyo huliin si Amanda. Okay, sige. Bye-bye. Amanda! Pepay! Amanda, alam ko affected ka pa rin sa nangyari kahapon. Gusto ko mag-sorry. Kung nagkasagutan tayo. Sana magkaayos na tayo, Amanda. Para na rin kay Pepay. Okay, good. Nabanggit kasi sa akin ng lawyer ko na pwede na natin siya makausap. Talaga? Nakakuha ka na, abogado. Ma! Pero Pepay, ikaw na lang muna. Dito na lang muna si Amanda. Dahil mahirap na, baka anong mangyari sa kanya. Bakit kaya hindi na lang dito na siya pumunta? Dito na tayo sa bahay mag-usap? Pero Pepay, kasi initial meeting pa lang naman to eh. Consultation. Tsaka ayoko marami makaalam kung nasa na mama mo. O di pagkatapos ng consultation at alam na ng lawyer yung gagawin niya para sa kaso ng mama mo. Doon, pwede na sila magharap. Amanda, huwag kang mag-alala. Ako nang bahala dito, wala kang dapat isipin. Dahil kung sinong mahal ni Pepay, mahal ko din. Jeffrey, maraming salamat sa tulong mo. Welcome. Ah, excuse me. May kukunin lang ako. Ate Bibeth, natapon ko na po yung basura. May tutulong pa po ba ako? Salamat, Inay, ha. Hindi ka ako na to. Ay, teka, kuha lang ako ng bagong kurtina. Dahil. Achoo!
Saan nyo nga ulit kikitain yung abogado? Sa Catch 22 daw po. Parang restaurant po ata yun eh. Bakit hindi sa opisina niya? Ang sabi po kasi ni Jeffrey, initial meeting pa lang naman daw po yun, kaya dun muna. Eh, sana nga. Sana nga matulungan tayo ng abogado niyon. Eh, anak, hindi pa rin ako mapakali eh. Huwag na po kayo mag-alala. Basta uuwi po kami agad. Ito na po yung pagkakataon na hinihintay natin na malilinis ang pangalan yun, makakalaya na kayo. O sige, mag-iingat kayo. Apa. Hello. Maganda na kayo. Paalis na kami dito. After 30 minutes, pwede na kayong pumunta. Siguraduhin maayos ang lahat, ha? Kailangan pagbalik namin ni Pepay dito, napakulong niyo na si Amanda. Okay. Pipis, ano to? Damit to. Ba't nandito to? Ay, naku, kay Inoy po ata yan. Kay Inoy? Sabihin mo nga doon, huwag magkakalat dito sa kwarto ko. Mamaya ka na maglinis dito, ha? Pag-alis namin. May masamang mangyayari kay Aling Amanda. Kailangan ko sabihin kay Pepa ito. Pepay! Oh, Inoy, bakit? Nakalis na sila, Princess. Aling Amanda, narinig ko si Sir Jeffrey kanina may kausap. May papunta dito para hulihin kayo. Nakaalis na si Jeffrey. Pwede na tayong pumunta doon. Siguradong nandun si Amanda. Halika na. Magsaya ka ngayong umaga sa mansyon, Amanda. Dahil ilang sandali na lang, babalik ka na sa madumi selda at hindi ka na makakatakas pa. Dahlia, kailangan ko ng tulong mo. Merong mga papuntang pulis dito. Huhulihin nila ako. Naku, eh, umalis ka na dyan. Sabi ko naman kasi sa'yo dati, paano sumama ka na sa amin papunta probinsya, doon na tayo magtago, di ba? Hindi ko naman maiiwan ang anak ko eh. Akalain ko ba naman na itatry do rin kami ni Jeffrey? Oh, maswerte ka, nandito ako sa Manila ngayon. Sumama ka na sa akin pa uwi, ha? Pero paano kita pupuntahan? Saan ba tayo pwede magkita? Puntahan mo na lang kaya ako dito. Eh kung pupunta pa ako dyan, baka huli na ang lahat. Magkita na lang tayo sa Cubao Terminal. Tapos isulat mo yung sasabihin ko sa address, ha? Para kahit na mawala ng baterya ng cellphone mo, eh, pwede mo akong mahanap. Okay. Okay. Oo. Okay, sige. Basta kung ano't ano man ang mangyari, pumunta kayo dyan sa address na yan, ha? Bahay yan ng pinsan ko. Pwede kayong magtago ng anak mo dyan. Maraming salamat, Dahlia. Pupuntahan ko lang ang anak ko, saka aalis kami dito. Sasama po ako. Hindi ako mananatili dito kung wala kayong dalawa ni Pepay. Tsaka tutulungan ko kayong makatakas. Delikado sa lansangan, Aling Amanda. O sige. Bilisan na natin. Parating na yung mga pulis. Dito po tayo. Bilis! Dito! Dito kayo. Dito po yun. Dito? Inoy, masyadong mataas. Hindi ko kayang talunin to. Magtiwala lang po kayo. Kaya niyo po yan. Ano ba to? Inoy, nakakatakot naman eh.
Nandito lang po ako sa likod niyo. Jeffrey. Wala akong pakialam kung wala dyan si Jeffrey. Ang ipinunta ko dito ay si Amanda dahil alam kong nandyan siya. Huwag kang makikialam sa amin, Bibeth, kundi madadamay ka. Ma'am! Hindi ko to kaya! Masyado nga mataas! Aling Amanda, gawin niyo po yan para kay Pepay. Kaya niyo po yan! Nakatirang Amanda dito eh. Sinungaling ka. Hanapin siya, dali! Jeffrey, nasa na yung abogado? Kasi kanina pa natin siya hinihintay. Pepay, na-traffic lang siya. Pero don't worry, darating din yun. Pahiram na lang ako ng cellphone mo, Jeffrey. Matawag ko lang sana si Mama sa bahay. Kakamustahin ko lang siya kasi baka nag-aalala na siya. Huwag na, Pepay. Bakit? Eh, well, ano ako eh, lowbat ako eh. Naiwan ko yung powerbank sa bahay. Tsaka huwag kang mag-alala. Safe naman mami mo din eh. Inoy, paano na to? Saan tayo pupunta? Saan tayo magtatago? Dito po, dito po. Dito na lang kayo magtago, Aling Amanda. Sasakay! Baka mahalata ka nila kung nuwari wala kang alam. Diyan ka lang! Boy, nakita mo bang babaeng ito? Baka dumaan dito? Hindi po. Wala po ako napansin. Pag napansin mo, sasabihin mo agad. Kriminal ang babaeng ito. Sige po. Tara. Humigatin! Humigatin dito! Inoy! Huwag ka lang sumama. Bumalik ka sa bahay. Paano po kayo? Sasamahin ko kayo. Hindi na! Hintay mong bumalik sina Princess. Hindi ko na siya mapupuntahan. Basta, magkita lang tayo doon sa istasyon ng bus bukas sa Cubao. Kung sakali magkagipitan, ito yung number. O kaya dito nyo na nakapupuntahan sa address na to. Ha? Hintayin ko kayo. Sige na. Sige po. Dadalhin ko po sa inyo si Princess. Sige. Pangako po. May tiwala ko sa iyo, Inoy. Ikaw nang bahala sa kanya, ha? Mag-iingat kayo. Ingatin po kayo. Sige na, sige na. Pangako po. Ibabalik ko sa inyo si Pepay. Pepay, nag-text si attorney. Di na raw siya makakarating dito sa meeting natin. Ha? Teka, bakit daw? Umatrasa ba siya? Hindi naman sa ganun. Kukunin niya pa rin yung kaso, pero kaysa magantay tayo ng matagal dito, i-re-reset na lang daw niya yung meeting sa ibang araw. Hindi pa nga daw gumagalaw yung traffic sa NLEX eh.
Ah, ganun ba? Sayang, gusto ko pa naman siya makausap. Kailan daw natin siya kikitain ulit? Well, kukontakin na lang daw niya tayo ulit. For the meantime, magsini muna tayo. Huwag na, Jeffrey. Umuwi na lang tayo. Okay, sige. Bunin mo na yung bill. CCR lang ako. Sige. Waiter. Dito na rin, sagutin mo yung tawag ko. Ma'am, wala po si Amanda sa loob ng bahay. Pero hinanap na po namin siya sa loob ng village. Wala siya talaga dito sa loob ng bahay dahil tumalun siya sa bakuran. Ano ngayon ang ginagawa niyo? Ipakalat mo ang mga tao mo at hanapin siya. Hindi siya pwede makakawala. Kailangan siyang mahuli. Sige po. Hoy! Ikaw, halika dito. Galing ka sa labas. Tinulungan mong tumakas si Amanda, no? Po? Hindi po. Hindi po. Malapit si Pepay sa'yo. At imposibleng hindi mo tulungan ang nanay niya para tumakas. Sabihin mo sa akin, saan siya nagpunta? Hindi ko po alam. Hindi ko po siya nakita. Sabihin mo sa akin, nasaan? Huwag kang magsinungaling! Sumagot ka! Huwag kang magsinungaling! Tama! Hindi ko nga alam, at kung alam ko man, hindi ko sasabihin sa inyo. Sinungaling ka. Kapag hindi mo sinabi sa akin kung nasaan si Amanda, ikaw ang ipapakulong ko. Hindi ako nagbibiro. Ipapakulong kita! Hoy! Elfino! Ano ba nangyari? Bakit ang daming tao naghahanap dito sa bahay? Pabalik ni mga pulis kanina. Huhulihin din daw ako. Eh, wala akong matataguan dun. Kailangan kong lumit ulit. Sa bahay ni Jeffrey, baka ikaw pahuli noon at ipakulong. Lalong di mo matutulungan si Princess. Bobby, pupuslit ako dun sa loob ng bahay bilang duwende. Tapos, pagdating ni Pepay, tsaka ako magiging tao ulit. Kailangan niya malaman yung nangyari. Kailangan ko siya dalhin sa nanay niya. Ngayong, alam ko na napakanato ni Sir Jeffrey lahat. Baka pati si Pepay, nasa panganib na rin. Ano nangyari? Eh, teka, si Mama. Nasa si Mama? Wala po dito. Sinasabi po nila, tumakas daw po. Ha? Saan siya nagpunta? Imposible yun. Hanapin mo. Jeffrey, Inoy! Inoy! Nakita niyo si Inoy? Dito Inoy! Anong ginagawa niyo dito? Pati nahanap niyo si Inoy? Tinulungan niya tumakas si Amanda. Magkakakontsaba lahat ng tao dito sa bahay mo. Ngayon, nakataka siya. At ikaw, nasaan ang nanay mo? Ikaw ang nakakaalam kung nasaan siya. Sabihin mo sa akin, nasaan ang nanay mo? Nasaan ang nanay mo? Ito na, tama na. Paano sinasabi ninyo? Huwag niyong pagbibintangan mga kasambahay ko dito, lalong-lalo na si Pepay, sa mga suspecha niyo. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nalalaman kung nasaan si Amanda. Ito na rin, umalis na kayo. Sige na, makaalis na kayo. Ano umalis ba? Na kayo! Ano ba, Jeffrey? Ano ba? Bitawan mo na ako. Wala na si Pepay. Hindi ka na kailangan magpanggap. Ano? Ano ba nangyari? Akala ko ba mahuli niyo na si Amanda? Nakatakas nga siya. At ang duda ko, tinulungan siya ni Inoy at lahat ng mga alila mo dyan sa bahay mo. Ngayon, hindi ko alam kung nasaan na naman siya. Baka naman meron kang napagsabihan o hindi mo ba sila kinausap tungkol sa mga plano mo? Tito, no, hindi ko sila pwedeng kausapin. Baka mamaya makarating kay Pepay yun. At malapit si Pepay at Amanda sa kanila, lalo na kay Inoy. Pero pinagtataka ko, paano nalalaman na darating kayo? Siguro merong
May nakarinig sa'yo? May nakarinig sa mga plano mo? Jeffrey, mag-iingat ka. Lalo na kay Inoy. Baka nag-aalaga ka ng traidor. Saan ka na ba? Pepay! Inoy! Si Mama! Shhh! Sabi sa... Pepay, tumakas siya nung dumating si Ma'am Noreen. Pinauna ko na siya. Dahil wala na kami matataguan dito. At kung hihintayin ka pa namin, baka mahuli pa siya. Pero huwag ka mag-alala, Pepay. Alam ko kung nasaan siya. At pinangako ko sa kanya na dadalhin kita dun. Karan ba? Maraming salamat, Inoy. Sabihin natin kay Jeffrey to, teka ko, matutulungan niya tayo. Huwag mong sasabihin kay Sir Jeffrey. Bakit? Kasi siya mismo nagsabi kay Ma'am Noreen na nandito ang mama mo. Pinaasa mo kami na merong abogado, pero gawa-gawa mo palang pala yun! Dapat doon palang naniwala na ako sa nanay ko na hindi ka dapat magkatiwalaan! Siguradong babalikan ni Amanda ang anak niya, o di kaya si Pepay ang pupunta sa nanay niya. Kaya si Pepay ang kailangan sundan dahil siya mismo ang magdadala sa atin sa nanay niya. Yari si Elfino! Kailangan malaman nila to. Kailangan muna natin maghiwalay, ha? Magpapakita ako sa kanya para sumunod siya sa akin. Ililigaw ko siya. Dumiretso ka na sa bus terminal, ha?